Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., hello sa inyo Popoy at Bea, at hello din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Dear M.O.R. Itago mo na lamang ako sa pangalang Daryl. I'm 29 years old at isa akong technician ng PC and gadget shop ng tatay ko. Actually, nag-umpisa akong makinig ng Dear M.O.R. noong nag-umpisa akong magtrabaho dito. Kasi M.O.R. ang palaging pinakikinggan ng mga staff ng tatay ko. At yung mismong mga staff na yun din ang dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo, Popoy at Bea. Alam kasi nila ang storya ng buhay pag-ibig ko. At naniniwala silang papasa daw ito sa Dear M.O.R. Kaya heto, naglakas na ako ng loob para mapagbigyan ang request nila. Ganito kasi yon, Popoy at Bea. Ako yung tipo ng tao na hindi ganun kalakas ang loob pagdating sa babae. Hindi naman sa torpe, hindi naman ako mahihiyain na makipagkaibigan sa opposite sex. Pero kapag may type akong babae, ay ginagawa ko na lang propa dahil hindi ako ganoon ka-confident sa mga diskarte ko. Popoy at Bea, isa ako sa mga palamuti lamang sa eskwelahan dati. Hindi masyadong pansinin, hindi espesyal. May barkada naman ako at pare-parehas kami ng peg. Kami yung mga lalaking, kung tawagin ay sakto lang. Literal na sakto lang sa halos lahat ng aspeto. Hindi pangit, hindi rin naman gwapo. Hindi matangkad, pero hindi rin naman yung mga maliliit. Average din ang mental capacity. At lalong average ang personality. Kaya never akong nagka-girlfriend ng high school, Popoy at Bea. Pagdating naman ng college, naging ka-MU ko yung seatmate kong babae. Pero hanggang dun lang yun. Ewan ko ba, marami naman ako nagugusto ang babae. Kaya lang nakakatakot silang lahat. Ang lalakas kasi ng mga personality ng mga nagugustuhan ko, nakaka-intimidate. Minsan, naisip ko, baka nga torpe ako. Kasi every time na may susubukan akong pormahan, palagi akong inuunahan ng pag-overthink. To the point na hindi pa man din ako nag-uumpisa, eh sumusuko na nga ako. Daryl, nap. Pagkatapos mong kumain, ikaw na pumunta sa shop para sa closing. Ah, sige po, pa. Yung inventory, ha? Tsaka yung mga resibo, itabi mo maigi. Opo. Yung mga padlock, nasa lamesa ko. Yes, tay. Tapos, umuwi ka na rin kagad. Ah, sige po, tay. Oh. Bale, birthday po kasi nung isang kabatch nung college. Bala ko sanang pumunta. Saan yan? Inuman? Opo, sana eh. Eh, huwag ka na magdala ng motor papunta sa shop. Mamasahe ka na lang. Parang ganun na nga po. Pero huwag ka magpapaabot ng umaga, ha? Kailangan kita sa shop. Opo, opo. Saglit lang po ako dun. Ilang bote lang po tapos uwi na rin po ako. Mag-taxi ka na pa uwi. Opo. Okay. Dali mo kumain. Malapit na mag-closing. Akala ko naman inuman lang. Bar is in gimmickan pala tong birthday party ni Andre. Masa na ba yun? Daryl! Daryl! Dre! Liga dito! Dito tayo! Yeah. Excuse me. Excuse me. Thank you. May kailangan po. Salamat. Excuse lang po. Salamat. Dre! Yun! Buti nakarating ka. Minsan ka lang naman mag-birthday. Happy birthday. Salamat. Oh, upo ka kahit saan dyan. Atin yung tatlong long table na yan.
Tropa mo lahat yan? Tropa nila. Wala ba tayong mga kabatch pa dyan? Alam ko meron eh. Hanapin mo na lang. Basta, order ka lang ng gusto mo ha. Walang bayad. Sagot ko lahat. Wow, yaman ha. Sus, ngayon lang. Sakto namang nakabenta ako ng property. May komisyon eh. Ah. Sige na, pumuesto ka na. O ito, beer. Malamig pa yan. Sige, salamat. O, kaya mo na sarili mo ha. Enjoy ka lang. Oh, sige lang. Thank you. Balik ako ha. Okay. Daming tao. Kainom na nga lang. Sabi ni Andre, may inimbitahan pa siyang ibang mga kabatch namin. Wala naman ako kilala dito. Nakaapat na buti na ako. Wala naman akong makausap. Pusing ko na lang, tapos uwi na ako. Launa na ng umaga. Excuse me, may lighter ka? Ha? Ano yan? Lighter. Peram lighter. Sorry, wala eh. Wala rin? Baka sa waiter meron, o kaya sa bouncer. Huwag na nga. Hassle. Paupo ah. Oh, sige lang, sige lang. Pangalan mo? Ha? Pangalan mo. Ako? May iba pa ba akong kausap? Aha. Daryl. Daryl. Cheska. Ha? Cheska! Bingi ka ba? Oh, sorry. Ang lakas kasi ng tugtog kanina pa eh. Parang manhid na yung tenga ko. Paupot nga ng beer. Beer? Oh, ito to. Ano mo si Andre? Si Andre, kabatch ko nung college. Classmate ko siya ng ilang subjects. Ah. Ikaw, kaano-ano mo si Andre? Wala. Ex siya ng tropa ko. Ah. Eh, nasan yung tropa mo? Ewan. Baka lumalandi somewhere. Ah. Visit na yan. Sinama-sama ako dito. Sabay mo, wala din pala. Gusto mo, tulungan kitang hanapin siya? Gaga, bakit? Hayaan mo siya. Iinom na lang ako dito, no? Libre naman, di ba? Ata. Pero, libre lahat yan. Good, good. So, ang ginagawa mo sa buhay? Ako? Tumutulong ako sa shop ng tatay ko. Graduate ka na? Ha? Oo naman. Mukha bang hindi? Mukha kang totoy eh. Ha? Huh? Pero cute ka naman. Ako? Cute? May jowa ka na? Jowa? Single ka? Oo. Good. I like you. Ha? Type ko mukha mo. Oo. Sakto. Single din ako eh. Okay. Cheers. Cheers. Uy, okay ka lang? Ha? Sabi ko okay ka lang. Gusto mo tubig? Hindi. Okay lang ako. Okay lang. Okay. Anong ginagawa mo? Ha? Huh? Nag-uubad. Start na? Start na? Anong klaseng tanong yan? Daryl, malamang start na. Ano pa bang gagawin natin dito sa motel? Manunood ng movie? Mag-uubad ka na. Okay. Cheska, wala pa akong, ano yung sinusuot sa... Protection? Oo, yun. Ang dami dyan, kasama sa binayaran natin dito. Additional pala, ayan sa lampshade, 5 box ata yan. 5 box? Gaga, syempre di naman natin mauubos yan. I mean, depende sa'yo. Kaya mo ba? Hindi, no. Teka nga, virgin ka pa ba? Syempre hindi, 23 na ako eh. Oh, easy. Nagtatanong lang, para kasing kabado ka eh. Hindi ako kabado. I mean, first time ko kasing first time ko sa taong kakamit ko pa lang. Huwag ka mag-alala. Wala namang pinagkaiba. Same mechanics lang din tulad sa jowa mo or kung sino mang nakasex mo before. Anyway, tama ng chika. Halika dito. Thank you.
Yan na ba bahay mo? Ha? Oo, dyan nga. Pwede na dito. Salamat sa pagkatid ah. Nakakahiya. Ako yung lalaki pero ako pa yung hinatid mo. Kung dala ko lang yung auto namin, ako sana naghatid sa'yo. Paano mo ko hahatid? Eh, may kotse nga ako. Ah, sabagay. Anyway, you have my number na, diba? Oo. Kita tayo ulit. Text. Okay. Sige, baba na ako ha. Salamat ulit. Ingat ka ha. Sure. Hoy! Tay! Sabi ko wag magpapaumaga, di ba? Eh mag-aalas 6 na. Esensya na tay. Medyo naipit ako eh. Naipit? Naipit sa dalawang hita. Ano nga mo? Latay, sabi ko, esensya na. Nagkatawa lang kasi. Tsaka, sino yung naghatid sa'yo? Wala yun. Tropa lang yun. Tropa? Tama lang tanong, tay. Pasok ka na sa loob. Maliligo lang ako, tapos magluluto na ako ng breakfast para sabay na tayong pumunta sa shop. Papasok ka? Eh, puyat ka galing inuman. Kung magalala, tay. Marami pa akong energy. Sobrang dami ko pang energy. Hoy, nakatira ka ba? Ha? Nang droga? Tay, titirahin ko na lahat. Pwera droga. Anong titirahin mo na lahat? Hoy, Daryl, umayos ka. Ay naman eh. Tama na interrogation. Hindi ka nakakilos na. Pasikat na yung araw. Tama ng tanong. Pagtitimpla na lang kitang kape. Popoy at Bea, lingid sa kaalaman ni Cheska, ayun ang first time kong maging intimate sa isang babae. At sa higit 2 dekada kong pag-exist sa mundong ibabaw, yun na siguro ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Kumbaga, yun ang matatawag kong winning moment ko. Hindi lang dahil nabinyagan na nga ako, kundi dahil nasundan pa ang pagkikita namin ni Cheska. And take note, hindi lang kami puro landian. Legit kaming nagde-date. As in, nag-getting to know each other kami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nakita sa akin ni Cheska, but somehow, we ended up being in an official relationship. Ang labo nga eh. Kasi magkaiba kami. Sobrang lakas ang personality ni Cheska. Hindi siya yung tinatawag na Maria Clara type. Sa halip ay very liberated o napaka-modern ng mindset niya. Babaeng babae pero astigin kung magsalita. Hindi pa bebe. Very straight to the point. Alam yung ayaw at gusto niya. Isa pa, may magandang trabaho at maayos naman na sweldo. Napaka-cool niya sa maraming bagay. Mapapormahan o hilig sa mga tugtugan. At yun ang nagustuhan ko nga sa kanya. She's everything I wished I was. Aminin ko na naging kami dahil sa kanya. Dahil gusto ni Cheska. Siya kasi nag-initiate ng lahat. At ako naman ay go with the flow lang. Yun nga lang, mahirap magkamali kay Cheska. Kasi napakaiksi ng pasensya niya. Mabilis mapikun at talagang prangka kung magsalita. Well, siguro, kaya kami nagkasundo eh. Kasi I compliment her personality. She's bossy. Ako naman ay masunurin. Ako ang palaging nag-give way. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil mahirap kalaban ang isang tulad ni Cheska. Babe, hindi ko pa ba tapos? Kailangan na natin umalis. Malilate na tayo niyan eh. Teka lang, huwag kang atat. Nakakailang tanong ka na. Eh, anong oras na kasi? 3 p.m. magsistart yung movie. 1:30 na. Paano pag na-traffic pa tayo? Oo na. Ito na oh. Diyos me, parang movie lang. Inaapura mo ako. Pwedeng-pwede mo namang panoorin ulit yan online eh.
Eh syempre, iba pa rin kapag nasa sine... Oo na, sige na. Halika na, ready na ako. Teka, yan yung suot mo? Oo, bakit? Short tsaka crop top. Mainit eh. Mainit sa labas pero malamig sa loob ng sinehan. Hello, kaya nga ako may jacket oh. Suot mo na yung jacket. Mainit pa nga, parang tanga to. Kaya lang nga naman maglakad ka ng ganyan sa mall. Ano naman? Pagtitinginan ka ng mga lalaki. Hoy Daryl, nakikita mo ba yung private parts ko? Hindi, di ba? Oo nga, pero... Tsaka hindi naman bastos tong suot ko. Mukha ba akong chip sa paningin mo, ha? Hindi, syempre hindi, pero yung ibang tao... Hayaan mo yung ibang tao, pakikus sa kanila. Ang lalaking manyak, kahit nakatalukbong ka pa ng kumot, magagawa pa rin mang manyak. Bakit ako mag-a-adjust? Babe naman. Enabler ka rin eh, no? Enabler? Ano enabler? Leche, tama na nga. Gusto mo manood ng sine o hindi? Gusto. Pwes manahimik ka na. Halika na. Pa nga ba? Tay, alis na po ako. Nak! Po. Sasama ka ba sa Nueva Ecija? Eh, reunion sa side ng nanay mo. Ah, oo nga pala. Kailan nga po pala yan? Etong weekend na. Isama mo si Cheska. Ah, sige po. Sasabihin ko. Baka kasi may lakad din sila ng family niya eh. Aba, ikumbinsihin mo. Para naman mapakilala mo na yung girlfriend mo. Palagi nilang nagtatanong yung mga tito at tita mo kung totoo nga bang may girlfriend ka na eh. Para naman hindi nila nakikita sa Facebook. Eh, alam mo naman yung mga yun. Gusto lang nila makasama ka, kaya sabihan mo na si Cheska, ha? Sige po. Balitaan mo ko para kung sakali re-renta tayo ng van. Okay po. Gepa, alis na ako ha. Andiyan na si Cheska sa labas eh. Ingat nak. Tagal mo! Oo eh. Bumaba agad ako pagkatawag mo. Bumaba daw agad. 5 minuto ang layo ng kwarto mo sa kotse ko? Oh, sorry na. Malit na bagay. Halika na, nasa tayo. Alam mo namang ayokong pinag-iintay mo ako eh. Ako na nga sumusundo sa'yo tapos pag-aantayin mo pa ako. Oo na nga. Sorry na nga. Tama na. Huwag ka na magalit. Hindi na mauulit. Sorry na, okay? Che, mag-seatbelt ka. Ay, oo nga pala. Umupo kang maayos. Yes, ma'am. Ay, babe. Pinapasabi nga pala ni Papa, sumama daw tayo sa family reunion namin sa Nueva Ecija this weekend na yun. Ayoko. Loh, bakit may lahat ka? Wala. Wala naman pala eh. Pero ayoko nga, wala ako sa mood makipag-socialize. Araw-araw na nga akong pumi-PR sa trabaho eh. Gusto ko namang magpahinga. Tapos, family reunion nyo pa yan ah. Good luck. Ano masama sa family reunion namin? Walang masama sa family reunion. Mag-reunion kayo kahit ilang beses nyo pa gusto. Pero pagod ako, Daryl. Gusto kong magpahinga sa weekend. Sayang naman. Gusto sana ni nanay at tatay ko na makilala ka ng mga tito at tito ko. May next time pa naman eh. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung kailan yung next time. Huling family reunion ko sa mother side was 7 or 8 years ago na yata. Problema ko ba yun? Sabi mo? Basta ayoko, Daryl. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag mo na ako idamay. Gusto ko lang talagang magpahinga. Mahala ka na magpalusot para sa akin. Pero babe... Sabihin mo, may family reunion din ako. Ganun! Ay, oo, tama. Kunwari, may family reunion din ako. Tapos, sa akin ka na lang sumama. Huh? Huwag ka na pumunta sa reunion nyo. Samahan mo na lang ako. Samahan ka? Saan? Sa pagpapahinga? Oo, bakit? Babe naman, minsan lang naman ba eh. Kahit mag-uwian na lang tayo. Nueva Ecija? Uwian? Ge, good luck. Kakapagod yun, oh. Malapit lang yun. Eh, di pumunta ka na sa reunion nyo. Huwag mo na nga akong kulit eh. Naiirita na ako sa'yo eh. Di ka makaintindi. Isa pang pilit mo, ibababa na kita dyan sa kanto. Ano, gusto mo? Sabihin mo lang, itatabi ko tong kotse. Ano? Magsalita ka! Oo na, sige na, hindi na. Ano? Hindi na nga. Gusto pa kasi tinatakot bago magtigil. Hello, babe. Andito ako kala Andre. Oh, alam mo na gagawin mo ah. 12 midnight, umuwi ka na. 12 talaga? Di ba pwedeng 1 man lang? 12. 12:45. Leche! Oo na, 12 midnight. Sige. Tawagan mo ako pag pauwi ka na. Yes, ma'am. Videohan mo yung inuman mo.
Noted po. Yeah, bye. Pa naman yun? 12 midnight? Eh, alas 10 na. Ano pong mapapala ako sa dalawang oras na inom? Buisit na yun. Yun, dumating din sa wakas. Uy, Dre! Pasok ka lang, hindi na kalaki ang gate. Basta kayo? Kanina pa ba kayo nag-umpisa? San siya ng traffic ay? Sobre. Uy, Daryl, basta! Uy, Monty! Long time no see ha, saan ka na ngayon? Doon pa rin ba sa BPO? Hindi, nagpalit na ako. Ibang company na. Pero BPO pa din. Okay lang yun. At least may matinong trabaho, di ba? Kumusta yung shop ni Tito? Ayun, okay naman. Malakas naman kumita. Eh, sa Cheska, kumusta? Same, same. Naku, para. Totoo ba yung nabalitaan ko? Ano namang nabalitaan mo? Eh, kwento nung ex ko, under desire ka daw ni Cheska. Sus, paano naman niya nasabi? Hindi naman namin nakakasama yun eh. Eh, kwento daw ni Cheska eh. Niwala ka doon lang ganun ako? A-underin niya? Slabo. Eh, takot nga sa akin yun eh. Si Cheska? Oo, pag nag-away kami. Sige, maninigaw siya. Ako, tatahimik lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun, takot ako sa kanya. Pinagbibigyan ko lang babae, di ba? Emosyonal, Dre. Daming kuda, iyakin. Kaya inaantay ko lang siyang kumalma. Kapag kalmado na, yan. Tsaka makakausapin. Tsaka bibigay at magmamaterialize yung kabaliwan niya. Ganun lang yun. Weh, parang di naman ganyan narinig ko. Kanino ka ba maniniwala ha, sa tropa mo? O sa ex mong ewan ko ba, papalit-palit ng boyfriend, di mo maintindihan? Uy, di ganun yun ha. Weh. Pero hindi ka under, hindi ka sunod-sunuran. Brad, iba yung sunod-sunuran sa nagbibigay daan. Kapag may decision making, syempre hinahayaan ko si Cheska manguna. Pero pag hindi ko gusto yung gusto niya, ako pa rin lang nasusunod sa bandang dulo. Eh tayong lalaki, Brad eh. Tayo may final say. Sa bagay, ganun din naman ako eh. Hinahayaan ko na lang yung girlfriend ko most of the time. Pero pag medyo tagilid na, saka ako magsasalita. Oh, see? Ganun lang yun. Eh, parang nung nakaraan lang, sabi mo sa akin, stress na stress ka na kay Cheske. Kwento mo na nga pala yun. Ha? Ano yun? May ganun ba ako sinabi? Oo, kaya last week lang ata yun. Wala lang yun. Tingnan mo nga, oh, nakalimutan ko na. Saka, eh, hindi ko nga masyado ini-stress yung sarili ko dyan kay Cheska. Kung mag-away man kami o kaya mag-break, okay lang. Weh! Eh meron naman tayo mga pwedeng palakibutas dyan eh, oh ha? Oh. Ulul, may side chick ka? Well, sus, niwala ka dyan. Ako, ayoko na lang mag-talk ha. Basta nasabi ko na yung nasabi ko. Ayoko naman maging kisentel, hindi natin gawain yun. Di nga. Guys, ganito na lang. Iba na lang pag-usapan natin. Pinga ang beer, dali. Kasi di rin naman ako magtatagal eh. O bakit? Eh, alam nyo na. Pinapauwi ka na ng maaga ni Cheska, no? Sabihin na nating ibang bahay ang uuwian ko. Ano ibig mong sabihin? May pupuntahan ka pa? Sino? Si Cheska? Secret. Ito parang gago. Sikretong malupit. Basta, ang clue lang na mabibigay ko, hindi si Cheska ang pupuntahan ko. Tayo eh, magkukwento na nga lang, di pa kumpleto. Okay, enough about me kasi guys, ibang topic na lang. Kasi dalawang oras lang ang mabibigay ko sa inyo. The rest of the night, para doon na sa isa. Poet Bea, hindi ko alam kung kailan nagumpisa pero isang araw kasi ay na-realize ko na magmumukha akong mahina at loser sa mata ng mga tropa ko kapag ka nalaman nila kung papaano tumatakbo ang relasyon namin ni Cheska. Alam kong huhusgahan nila ako kapag ka nalaman nilang Cheska wears the pants in our relationship. Kaya naman ang dami kong ginawang mga kung ano-anong kalokohan to redeem myself. Eto, magpapakatotoo na ako. Total anonymous naman ang tunay kong pagkatao. Popoy at Bea, bilang hindi naman close si Cheska sa barkada ko, ay nagagawa kong gumawa ng mga ika nga e kwentong barbero. Yung mga harmless na white lies. Gaya ng mga narinig nyo kani-kanina lang. Kunwari akong palaging may final say sa amin ni Cheska.
Kunwari, hindi ako kayang kontrolin ni Cheska. Kunwari, I can do whatever I want with or without Cheska's permission. At sinamahan ko pa nga na, Kesyo, meron akong nakaka-chat na ibang mga babae. Para alam nyo na, mukhang astig naman ako, hindi ba? Confident ako mag-imbento ng kung ano-ano that time kasi alam kong hindi magsasalita ang tropa ko kay Cheska. Tsaka mukha namang kinakagat nila, Andre, yung press release ko. Yes, naging great pretender ako, Popoy at Bea. Pero ginawa ko yun alang-alang sa nangihina ako ng pagkalalaki simula noong naging kami nga ni Cheska. Pasensya na, Popoy at Bea. May pagkaaning-aning talaga ako eh. Kasi kahit tanggap kong mas dominante sa akin ang girlfriend ko, ay may pride pa rin naman ako bilang isang lalaki. Uy, Dre, sa kaliwa, sa kaliwa! Ako na sa first floor, dali na. Tangasugurin mo kasi. Babe. Babe, aalis ako bukas. Pupunta kaming Batangas ni Sarah. Ha? Ano? Sabi ko, pupunta kami ng Batangas bukas ni Sarah. Dre, back up. Ano ba? Diyos me, bahala ka nga. Basta sinabi ko na, ha? Uy, babe. Oh, ba't ka pupunta sa Batangas? Nagyaya si Sarah. Si Sarah? Eh, bakit nga? Wala, trip lang. Trip lang? Ano? Mamaya na nga, tapusin mo muna yan. Lumapit ka kasi dito para maintindihan kita. Dre, AFK muna ako sandali ah. Ikaw munang bahala. Balik ako ah. Teka. Babe, ano ulit yung sinabi mo? Pupunta ka ng Batangas? Kasama mo si Sarah bukas? Dahil ano, trip lang? Oo, parang ganun. Alam mo naman yun, palaging naghahanap ng gala, palibhasa, single. Balak maghanap ng jowa sa beach resort. Oh, eh, ba't ikaw ang sasama? Single ka ba? Ano naman kinalaman ko? Sasamahan ko lang yung tao. Eh kung maghahanap siya ng lalaki, dapat single din yung kasama niya kaibigan. Eh paano kung matipuhan ka ng kusino dun? Uy mo, ano namang tingin mo sa akin ha? Sasamahan ko siya for quality time purposes, for bonding. Siyempre yung paghahanap ng lalaki, bahala na siya dun. Feeling mo ba literal na magtatawag kami ng lalaki? Sira ka ba? Basta, di ka sasama, dito ka lang. Nek-nek mo. Cheska, wag matigas ang ulo. Huwag matigas ulo ko dyan. Daryl, para klaro lang ha, hindi ako nagpapaalam. Pinapaalam ko lang sa'yo na may lakad ako bukas. Magkaiba yun. Yun ang hirap sa'yo eh. Maisip mong gawin, gagawin mo. Talaga? Eh nag-boyfriend-boyfriend ka pa, hindi mo naman pala ako isasama sa mga plano mo. Malis ka nga dyan, malulukot yung mga damit ko. Bumalik ka na dun sa nilalaro mo. Alis! Ganyan ka naman eh. Hirap nang walang magawa. Iyahin ka muna ng inuman sila, Monty. Ipaagan ko nga. Daryl? Asan ka ba? Oh, Daryl. Total, nakahilata ka lang naman dyan. Sumama ka na sa akin sa... Nakotay, hindi pwede. Anong di ka pwede? Eh, wala ka namang ginagawa. Ay, may lakad po kasi kami ni Andre mamaya. Eh, ito po, nagbibihis na nga ako. Pambihirang bata ka talaga kahit kailan, no? Seryoso nga tayo, alis nga kami. Ito na, magsasapatos na ako. Ay, no. Saan ka na naman pupunta? Paano ba yan? Alis na ako, tay. Saan ka nga pupunta? Basta tay, bye-bye. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating pulpul, hinihila-hila mo ako sa bahay tapos wala ka palang plano, eh anong gagawin natin ngayon? Eh di saan, naglalaro na lang tayo sa PC. Ikaw, ano ba trip mo? Gunggong ka ba? Nananahimik na nga ako sa bahay, tas ngayon pag-iisipin mo ako. Eh, ba't di mo nalang punta kasi si Cheska? Wala, nagpuntang Batangas. Eh, sino kasama? Si Sarah, tropa niya. Sarah? Maganda ba yun? Single, yun lang masasabi ko. Sexy? O pera? Girlfriend material? Bumali ko. O bakit? Eh, sunod na lang kaya tayo kina Cheska. Kagu? Oo nga! Sakto, parang gusto ko mag-beach ngayon eh. Alam mo ba kung saan resort sila? Oo. Oh, yun naman pala eh. Tara na! Wag, baka magalit sa akin si Cheska. Oh, akala ko ba ikombo sa inyong dalawa? Ba't siya magagalit? Hindi, ibig ko sabihin, quality time nila mag-best friend yun. Ayoko namang istorbihin, diba? Sus, baka nga matuwa pa yung sa surprise visit mo. Huli ka na! Yung nga! Tara na! Kulit!
Huwag nga kasi. Isa akong mabuting boyfriend, Ray. Ayokong masakal sa akin ng girlfriend ko. Kaya kung gusto mo magpunta ng Batangas, ikaw na lang. Huwag mo na ako isama. Akala ko ba dito nagsistay? Eh, ba't parang ilang oras na tayo dito sa lobby, di pa rin natin nakikita sa ni Cheska? Di pa rin ba sinasagot yung tawag mo? Di pa rin. Eh, yung phone, nagri-ring ba? Nagri-ring naman. Eh, pumunta na tayo sa beach area at saka sa pool area. Wala naman sila eh. Baka natutulog. Eh, dapat kasi inalam mo rin yung room number nila. Eh, malay ko bang mapapadpad din ako dito? Ay, mag-check it na rin kaya tayo. Para naman di sayang punta natin dito. Pera ka? 1,000 lang dala ko eh. Hindi ko dala yung... Taril! ATM ko... Oh! Ikaw na muna magbayad! Taril! O ano? Si Cheska! O, nasan? Sino yung nakakabay sa kanya? Taril, sino yung lalaki? Malay ko! Lapitan ba natin? Malamang! Uy, teka, teka! Cheska! Cheska, huy! Cheska! Taril? Anong ginagawa mo dito? Sino yan? Sino yung lalaki nakalingkis sa'yo na kala mo? Niluloko mo ko? Tinututay mo ko? Cheska? Is everything okay? No, nothing is okay. Sino ka ba, ha? Pwede ba, Daryl? Bunga nga mo, pinagtitingin tayo ng mga tao. Halika dito, mag-usap tayo doon. Ah, hindi. Dito tayo. Dito tayo mag-uusap. Paglandian, okay lang makita ng lahat, pero pag ako, dapat patago. Ah, leche! Bahala ka mag-iskandalo dyan. Maglumpasay ka kung gusto mo. Wala akong pakay, mag-isa kang mapahiya. Hoy, saan pupunta? Huwag mo akong wawakotan, ha? Bitiwan mo ako. Ikaw na nga to, nahuli ko pa mag-walkout. Cheska! Cheska! Break na tayo kung gusto mo. Tumigil ka sa paglalakad, Cheska! Buisit ka, break na tayo. Pa rin. Ikaw nagloko, ikaw pa makikipag-break? Alis na, Daryl! Harapin mo ako! Ayoko, tsura mo! Cheska, buksan mo tong pinto, Cheska! Daryl, tama na yan! Lalapitan na tayo ng gardo! Pakiko! Gago, hindi tayo naka-check-in dito. Baka pauli tayo sa pulisira. Eh di hulihin nila tayo. Sama ko tong impact nito, Cheska! Cheska, buksan mo tong pinto! Huling-huli ko na yung kalandian mo, Cheska! Cheska! Popoy at Bea, Cheska, cheating on me was something na medyo naiisip ko ng possible kahit dati pa. Kasi aminado ako na sobrang daming lalaki ang masigit pa sa akin eh. Cheska could get any man she wants. Pero hindi ko naman nakalain na magkakatotoo nga. Akala ko kasi sasabihin muna sa akin ni Cheska na ayaw na niya bago siya maghanap ng iba. O kaya, idediretsuin niya ako na meron siyang nakitang masigit pa sa akin. Nakaka-disappoint lang kasi lahat ng pagtitiis ko, lahat ng paglunok ng pride na ginawa ko, ay nauwi rin sa matinding sama ng loob. Ako yung sunod-sunuran at palaging naargabyado, tapos ako pa yung niloko. Aminin ko, Popoy at Bea, I stayed sa relationship namin ni Cheska kasi ayoko nang maghanap ng iba. Hassle nang magpursige ng ibang babae. Paano pagkawala nang magkagusto sa akin? Pero kung alam ko lang, nalolokohin lang pala ako, sana pala itinutuo ko na lang yung mga kwentong barbero ko sa mga tropa ko. Sana naging babaero na lang talaga ako. Sana sumubok akong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ni Cheska. Sana ako na lang inanakit bandang dulo. Ang kaso, naunahan ako eh. After ng breakup namin ni Cheska, hindi kami nagkibuan for how many months. Pero dahil makapal nga ang mukha niya, nagawa niyang makipagkaibigan pa rin sa akin. Lalo na kapag kailangan siya. Nagagawa ni Cheska na pasunurin pa rin ako na parang akala mo eh hindi niya ako nasaktan. Ako ba, Popoy at Bea? Ako lang ba yung ganito? Ako lang ba yung sobrang hina sa babae? O baka dahil sobra lang ang power ni Cheska over me? Ano't ano pa man, wala na akong magagawa. Hindi ko lang alam kung magkakaroon pa ako ng character development o ganito na talaga ako habang buhay. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag
Dear M.O.R. Delulu. Opo at Bea, isang taon after ng breakup, Cheska and I became friends. As in, yung parang barkada talaga. Siyempre, wala na akong feelings para sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Although minsan may tuksuhan pa rin. Minsan may konting landian pero hindi naman na seryoso. As in, for tawag ng laman, purposes na lang. Buti na lang, Popoy at Bea, eventually ay may nakilala akong iba. Itago na lamang natin siya sa pangalang Nina. Childhood friend ko siya at silent friend sa FB. As in, friends kami sa FB pero never kami nagkaroon ng interaction. Hanggang sa nag-comment ako sa isang post niya at doon na nga nag-start ang constant communication namin. Ang totoo niyan, hindi ko siya prospect ligawan or what. Platonic conversation lang ang habol ko. E ang kaso na kwento niya sa akin na naging crush niya ako nung grade 6 kami. Kaya ayan tuloy. Hindi ko napigilang haluan na ng mali siya ang pagkakaibigan namin ni Nina. Nung nakakita ako ng pagkakataon na pwede kong maging girlfriend itong si Nina, ay sinunggaban ko na agad yon. Hindi ko siya type nung una, pero ang lalaki naman minsan madaling ma-inlove eh. Lalo na sa katulad kong hindi naman habulin. Ang babae ay babae pa rin. Palay na nga ang lumalapit, aayaw pa ba ako? Kaya walang ligaw-ligaw, Popoy at Bea. Naging kami, eventually, ni Nina. Pero eto ka na nga. May mga pagbabago akong ginawa sa sarili ko at sa new relationship ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na mauulit ang nangyari sa akin at kay Cheska. Ayoko nang maging sunod-sunuran at ayaw man lang pakinggan. I want to be a different person. I want to be a different man. I want to be the man. Kaya this time with Nina, siguro kong ako ang dominante sa aming dalawa. Babe, okay na kaya tong hinanda ko para sa get-together nyo? Ano ba mga niluto mo? Merong lumpia, tapos yung nirequest mong adobong sitaw. Meron ding pritong bangos, tapos pansit in order ko na lang sa labas. Oo, pwede na yun. Pwede na? Sure ka? Insayin ka? Oo naman. Okay na yun. O sige, ilalagay ko na lang sa magandang tray tong mga pagkain. Ay, yung beer pala in order mo na? Oo, na-order ko na. Oo, nasa na? Teka, check ko sa phone ko. Kasi anong oras na eh? Darating na sila Andre anytime. Ah, malapit na. Nasa kanto na. Sige, sige. Ay nga pala, maligo ka. Maligo ako? Alam nga namang humarap ka sa kanila ng ganyan. Pawisin na may kusina. Oo nga pala. Maligo ka, mag-ayos ka. Yung maganda dapat, yung presentable. Sige, magpapaganda ako. Dalhin mo ah, darating na sila. Okay, okay. Babe, saan ko nga pala ilalagay itong mga pagkain? Sa kusina na lang o sa veranda para malapit sa inyo? Ano yan? Ha? Naligo ka na? Oo. Nag-blower lang ako ng buhok. Ba't yun yung suit mo? Bakit? Anong mali dito? Ay, clean masyado ng shorts mo tapos naka-sleeveless ka pa. Ha? Eh, mainit eh. At saka sinusuot ko naman itong shorts na to kahit dati pa. Pag tayo lang magkasama, hindi pag may ibang tao. Pangit ba suot ko? Hindi yun ang point. Babe, sabi ko dapat mukha kang presentable, hindi mukhang mahalay. Grabe ka naman sa mahalay. Bakit? Balak mo makakita mga tropa ko? Babe! Eh kung yun ang balak mo, sige, be my guest. Pero kung hindi, umakit ka sa taas, magpalit ka. Sagwa-sagwa na itsura mo. Sakit mo namang magsalita. Sino ba nag-umpisa? Normal lang naman kasi itong suot ko. Akit ka o hindi? Daril! Yoo! Pabukas ang gateway! Nandiyan na sila. Mag-decide ka na. Oo, magpapalit na. Dalian mo. Diyan yung mga bisita ko eh.
Oo na. Eh, nasaan pala si Tito at Tita Daryl? Umuwi sa Nueva Ecija. Baka siya ni San Linggo. Ah, so solong-solo nyo ni Nina tong bahay. Parang ganun. Eto oh, kain kayo. Uy, thank you, thank you. Ikaw naman, Nina. Kami na sana yung kumuha ng pagkain. Hindi, okay lang. Dami nito, Nina. Kain lang kayo, marami akong niluto. Thank you, thank you. Ay, Daryl, kuha ka ice. Wala tayong ice. Nina, ice. Ay, sige, sige, teka. Ay, hindi, hindi. Ako na. Hindi, okay lang. Kain lang kayo dyan. Itong Daryl na to, sa'yo ako nagpakuha eh. Ako na, Nina, ako na. No, I got it. Umupo nga kayo. Parang ice lang eh. Hindi naman isang bloke dadalhin ni Nina. Umupo ka na, Monty. Yaman na si Nina. Uy, grado ka? Baka napapagod girlfriend mo. Oo nga, nakakahiya naman, Daryl. Siya na nga yung nagluto, tapos pinagsisilbahan pa tayo. Hindi pagod yan. Oo, ayun nyo eh. Gusto niya lang yung ginagawa niya. Love language niya yung act of service. Tsaka ayaan nyo nga siya. Gusto lang niya i-showcase yung pagiging wife material niya. Uy, okay lang. Parang ano ah. Parang wala kang amor sa girlfriend mo ah. Meron naman. Meron naman? Anong klaseng sagot yan? Guys, enough about my life. Parang narinig ko na yan ah. Pasalamat na lang kayo at may masarap tayong pagkain at malamig na beer, okay? Basta what you see is what you get. Wow, Brad. Ibang-iba ka na ah. Di ka naman ganyan dati ah. Kay Jessica, no? Oo. Oh, hindi. Para naman hindi nyo alam. Nagkakwentuhan nga natin yung dati. Eh, malay ba namin kung totoo yung kwento mo? Eh, well, you know, ganito talaga ako, di ba? Kay Jessica o kay Nina, I'm still the same. Okay na? Well, speaking of Jessica, tama ba yung nabasa ko sa chat na pupunta siya dito? Yeah. Gago, alam na ba ni Nina? Hindi pa, pero hindi naman kasi sure kung darating si Jessica. Baka lang daw. Kaya hindi ko muna sinabi. Pero alam niyang ex mo si Jessica? Oo. Alam ni Nina na friends kayo ni Jessica? Mukha naman? Eh, understood na yun. Dami ko ng mga tag photo sa mga inuman. Tsaka palagi nandun si Jessica. Gets niya na yun. Oh, quiet lang. Ayun na si Nina. Ito na yung ice, oh. Sorry, nahirapan akong tanggalin sa plastic. Pero malinis na yung mga yan. Thank you, thank you. Excuse me, baka gusto niyo akong pagbuksan. Speaking, yan na yung demonyita. Bubuksan ko ba? Sino yan, babe? Hoy, dalian nyo, nilalamok na ako! Buksan mo na, okay? Okay. Babe, si Cheska ba yan? Oo, babe. Eh, nag-chat kasi kanina. Naghahanap ng inom. Sabi ko, kasama ko sila Andre tsaka si Monty. Pinapunta mo rito? Oo, bakit? Halika nga sandali. Bakit? Halika. Excuse lang, Drea. Sige lang. Good luck. Talaga ba? In-invite mo yung ex mo rito sa bahay mo? Nang nandito ako? Eh, buti nga nandito ko eh. Kesa naman i-invite ko, tas wala ka. Babe naman! Ex mo yun eh! Oo, ex ko. Pero naging tropa ko na rin. Ano ka ba? Kahit na. Hindi mo man lang ako tinanong kung okay lang sa akin ma-meet ko yung ex mo. Alam mo anong problema sa'yo? Puro ka kasi ex ko. Ba't di mo tingnan yung anggulong tropa ko na siya? Oh, di ba? Kung ano man yung meron kami nun, wala na yun. Para sa'yo, parang wala lang. Eh, paano naman ako? Hindi mo ba iniisip kung anong mararamdaman ko pagkaharap ko yung ex mo? At tingin mo ba nakakagaan ng pakiramdam na malamang friends pa rin kayo? Lalong hindi, baka akala mo. Oh, so ano? Ang gusto mo gawin ko? Palisin ko? Gusto mo ako maging bastos? Well, kung ayaw mo siya makita, eh, ikaw magpalis sa kanya, hindi ako. Seryoso ka ba? Nina, mamimili ka lang kung magpapaka-immature ka o hindi. At kung hindi ka komportable kay Cheska, either palisin mo siya o ikaw ang umalis. Basta ako, dito lang ako. Ini-enjoy ko yung luto mo at yung oras ko kasama mga kaibigan ko. Kaya bahala ka na kay Nina, ikaw na mag-decide. Malaki ka na eh. Kaya mo na yan.
Popoy at Bea, aminado ako na medyo harsh nga ako kay Nina. May mga times na kahit ako ay nagugulat sa mga pinaggagawa ko. Pero every time kasi na napapasunod ko si Nina ay parang lalong lumalakas ang loob ko. Lalo kong na-enjoy ang bagong ako. Meron kasi akong nabuong personal image sa utak ko eh. Pinilit kong alisin yung dating mahina at sunod-sunod lamang sa girlfriend. Pinalitan ko siya nung astig, dominante, at very confident na lalaki. Opo, Epea, honestly, mahal ko si Nina. Totoo yun. Mabait siya, maganda, malambing, understanding, napakahaba ng pasensya. Kaya nga nagawa niyang tanggapin yung mga pinaggagawa ko eh. At oo, I took advantage of her kindness. Ninamnam ko yung sobra-sobrang pagmamahal niya para sa akin. Kaya naging kampante ako na mag-work kami. And we did. Kasi umabot kami ng ilang taon. Hanggang sa di naasahang naging LDR kami ni Nina. Nadestino kasi siya sa Australia for work. Pansamantala lang naman pero doon ko lalo na-enjoy ang pagiging in charge ko sa relationship namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, babe. Oh, blow mo na yung cake mo. Teka, magwi-wish muna ako. Okay. Happy birthday, babe. Sana next birthday mo nandito ka na. Sana. Ikaw mo ng paraan. Hindi naman pwedeng LDR tayo habang buhay. Tayo ang gumagawa ng future natin, babe. Kaya pag-isipan mo na paano ka makakabalik dito. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ayoko ng LDR. At sinabi ko rin sa'yo na wala akong balak na tumira sa ibang bansa. Andito negosyo namin, andito mga kaibigan ko. Alam ko naman yun. Antay-antay lang, babe. Ilang buwan na lang, pwede na akong mag-request magpalipat. At saka, makikita naman na tayo soon eh. Kasal ng kuya ko, diba? Eh, isang linggo ka lang dito nun eh. Ang sinasabi ko, yung pang-permanente. Oo na nga, babe. Ginagawan ko naman ang paraan eh. Promise. Dapat lang. Ikaw naman? Birthday na birthday ko, ini-stress mo naman ako. Stress ba yun? Babe. Anyway, magpahinga ka na. Late na. Gusto ko pang makausap ka eh. Sabi mo, 4 a.m. kailangan mong gumising, di ba? Kasi may fun run kayo. Matulog ka na. Eh, ikaw, anong gagawin mo? Lalabas siguro ako sandali. Kinadray siguro. Huwag mong sabihing may inuman na naman kayo. Ano pa bang gagawin namin? Babe naman eh. Birthday ko ngayon. Oo, anong problema? Sinelebrate na natin ah. Sabay tayo nag-dinner habang naka-video call. May cake ka pa. Kinantahan na kita. Eh kung nandito ka lang sana, eh di sana. Marami pa ako nagawa. Fine. Pero hanggang 1 a.m. ka lang ha. Tapos umuwi ka na. Huwag kang magpapakalasing. Oo naman. Promise mo yan, babe ha? Oo nga, sige na matulog ka na. Update mo lang ako pagising ka na. Ako ang i-update mo. Oo nga, good night na. Happy birthday, love you. Love you too, bye. Yun, sa wakas, tapos din. Tingnan, saan na ba sila Andre? Tawagan ko nga. Hello, Brad. Oh, saan na kayo? Ano na, kanina pa kami nandito sa bar, nasaan ka na? Ah, ganun? Sige, palis na ako ang bahay. Itatapos na namin mag-usap ni Nina eh. Pinayagan ka ba? Anong pinayagan? Brad, ako lang magsasabi kung kailan ako pwede at hindi pwedeng uminom, ano ko ba? Sus! Nga pala, si Cheska nag-chat sa akin. Oh, bakit daw? Eh, naghahanap ng lakad eh.
sabi ko, magbabar tayo. So, baka pumunta siya rito. O sige, walang problema. Kahit mag-imbita ka pa ng iba, sama lang ng sama. Sige na, bibisa na ako. Uy, huwag muna kayo maunang malasing ha. Antayin niyo ako. Happy birthday, Nina! Happy birthday, Nina! Happy birthday, Nina! Nina, kung nasa ka man, happy birthday! Birthday ng girlfriend ko, no? Hindi natin siya kasama, sineselebrate natin ng malalayang birthday niya. Oh, cheers tayo dyan, cheers! Cheers! Uy, picture tayo. Dali, isasend ko kay Sarah. Oh, picture daw, picture. Oh, 1, 2, 3. Uy, huwag niyo kayo tatadya kahit anong picture. Ayan tayo eh. Oh, bakit may ganun? Lakas ka lumang pumarte pero bawal makitag. Huwag na kayong magulo. Basta sundin niyo na lang ako. Ako na ko, Brad. Ayan na, tumatawag na. Woo! Oh, bad gising to. 12 na daw kasi. Uuwi na si Cinderella. Timang, yan siya. Sige nga, sagutin mo nga. Huwag na. Aduwag. O ba't ayaw mo sagutin? Ba't ka pa sasagutin? Pwede namang i-cancel. Ooh! Oh, ito. Na-cancel ko, di ba? Oh, look, oh. Kinakuha mo. Minsan kasi, hindi sapat ang cancel. Minsan kailangan mong... Tinan niya. Oo, nakatingin na kami. Minsan kailangan yung i-block. Uy, Brad, ba't ka ganyan? Samahan itong lalakin to. Guys, ganito kasi yan. Tayo mga lalaki, syempre, gusto rin natin ng me time, di ba? At sa bakit naman kung me time mo, nadidiktahan ka pa rin ng ibang tao? Kaya minsan, express your boundaries. Pag sinabi kong oras ko to. Kuha nyo? E paano pag nagalit yan, lagot ka? Mahala ko ni Nina. Tignan nyo naman, sama na ako galit ko minsan, di ba? Madalas kaya. Pero iniwan niya ba ako? Hindi. Ni minsan, hindi. Alam kong magagalit siya ngayon, pero sa maniwala ay sa hindi, walang galit ni Nina ang hindi kayang paamuhin ni Daryl. Hoy, shhh! Daryl! Bumangon ka dyan, Daryl! Daryl, gumising ka na, may tatanong ako sa'yo! Daryl! Ay, mamena! Bumangon ka, isa! Ay, bakit ba? Bakit may malaking gasgas yung sasakyan ko? Ano nangyari dun? Ewan ko. Anong ewan mo, ikaw gumamit nung kagabi? At anong oras ka na ba nakauwi, ha? Sabi ng mama mo, mag-aalas 7 ka na ng umaga umuwi. Anong klase uwi yan? Si tatay, kumakasera mo, kaya ng babae anak. Ako, Daryl, hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa mo, ha? Tumatanda ka ng paurong. Linggo-linggo ka na lang may inuman at kung may anong pinupuntahan. Tapos uuwi ka dito, basag ka na. Umaming ka nga. Inom lang ba ginagawa nyo, ha? Eh baka nagdodroga na kayo, eh. Oy! Ay, pwede mo mamaya manawasir mo na? Sakit pa na ulo ko, eh. Patulogin mo na lang ako kahit konti pa. Sige na, please lang, oh. Bahala ka. Ikaw magpagawa ng gasgas, ha? Hindi ako maglalabas ni singkong duling para doon. Ano naman talaga? Anong oras na ba? Tapos 10 pala ng umaga. Tatay talaga. Hindi na nga pala. Kalimutan ko ngayon unblock. Saan ba yung cellphone ko? Oh! Nangyari dito sa phone ko? May internet naman na. Bakit parang hindi ko na makita ako ni Nina? Wala na sa blacklist ah. Check ko nga Instagram. Taka nga. Ano to? Ba't di ko mahanap kahit anong account ni Nina? Kahit sa messenger, wala. Loh, misira ba yung mga apo yung phone ko? Ay, mali ba ako napindot kagabi? Teka nga, tawag ko nga si Andre. Ay, hindi, bagsak pa yun. Bagsak pa lahat ng mga kasama ko sa bar kagabi. Si tatay na lang, no choice. Oh,
Tay! Ba't ka ba tumatawag sa akin eh? Andiyan ka lang sa taas. Ba't di ka pa bumaba dito? Napakatamad mo talaga. Tatay, dami sinasabi. Oo, bakit nga? Tay, ano? Check mo naman yung Facebook mo. Facebook ko? Meron ka, di ba? Oo. Friend mo si Nina, di ba? Oo. Check mo nga yung account niya kung makikita mo. Ay, sige, check ko mamaya. Tay, ngayon na. Sige na, ngayon na. Eh, paano kausap kita eh? Speaker mo lang ako, Tay, tapos exit mo yung call. Tapos buksan mo yung Facebook app mo. Dali na, Tay, kaya mo yan. Itong batang to? Tay, sige na, emergency lang. Oo, teka. Ano, Tay? Nakita mo? Ginawa mo ba yung sinabi ko? Oo. Ayan naman si Nina. Nakikita mo yung account niya? Oo. Click mo nga, Tay, na-open mo. Oo. Check mo nga yung chat niyo. Yung chat? Oo, Tay, kung saan nag-PPM sa kanya, click mo, buksan mo. Tingnan mo kung gumagana. Kung pwede ka pa mag-send ng message sa kanya. Eh, mukhang ayos naman. Maayos? As in, andyan pa yung convo nyo? Oo, oh, isendan ko ba ng message? Ah, hindi. Eh, bakit ba? Ano ba nangyayari? So, ano yun? Ako din, binlock niya? Ha? Ah, hindi. Wala, Tay. Sige, bababa na ako. Yung gasgas ng sasakyan, ha? Oo, Tay, ako nang bahala. Sige, bye. Wow. So, binlock niya ako. Ah, ganon. So lumalaban, gilang, yun na, ako pa hinamon mo. Tingnan natin kung sino pinakamatibay sa ating dalawa. Popoy at Bea, natawa ako sa ginawang pambablock ni Nina sa akin. Alam ko naman kasing tinetesting niya lang ako eh. Gusto niyang malaman kung hahabulin ko ba siya o hindi. At ako pa talaga ang hinamon niya. Ako na isang taong allergic na sa panunuyo. Kaya ang ginawa ko na lang ay wala. Wala akong ginawa. Binlock niya ako? E di sige. Block niya ako hanggat gusto niya. Nasa ako? Nagpatuloy lang ako sa everyday life ko. Chine-check ko naman every now and then kung naka-unblock na nga ako kay Nina. Pero lumipas ang ilang linggo at ang isang linggo, wala pa rin. Kaya ako, nagpatuloy na lang din hanggang sa lumipas pa. Ang isang linggo na naman ay hindi pa rin nagpaparamdam si Nina. Medyo dun na nga ako napaisip. Napaisip lang naman. Pero wala pa rin akong ginawang kahit anong aksyon. Nakipagmatigasan talaga ako. Pero pagdating nung ikatlong linggo, Popoy at Bea, doon na nga ako kinabahan. Kasi yun na ang pinakamahabang panahon na hindi ako pinansin ni Nina. Dati kasi 2 days lang, bibigay na siya. Pero itong umabot na kami ng 3 linggo, parang ibang usapan na yun. At saka ko nga na-realize na, teka, parang mali na yata yung nangyayari. Naka-block din kasi sina Andre, Monty, Cheska at iba ko pa mga kaibigan kay Nina. Ang magulang ko hindi pero limited o pilina ang nakikita nila sa account ni Nina. Hanggang sa isang buwan ang lumipas sa Popoy at Bea, dun na nga nag-sink in sa akin na iniwan na ata ako ni Nina ng tuluyan. Sinubukan kong kausapin ang best friends niya pero ayaw nilang magsalita. Yung kapamilya naman niya na friend ko sa social media ay sinisin zone lang ako. Yung iba nga hindi na binubuksan kapag yung message galing sa akin. At doon na nga ako tuluyang nagpanik, Popoy at Bea. Gulong-gulo ako sa kung ano nangyari sa amin ni Nina. Buti na lang at naalala kong ikakasal nga pala ang kapatid niya. Yun na lang ang pag-asa kong makita at makausap siya. Ano ba naman tong necktie na to? Ba't bitin? Wala ba akong ibang necktie dyan? Man, ito nga. Hindi naman ako pupunta doon para makisay. Oh, saan ka pupunta? Eh, ba't ganyan itsura mo? Sa kasal, Tay. Sa kasal? Eh, kasal nino? Di ba nga kasal ng kapatid ni Nina? Kapatid ni Nina? Eh, ba't pupunta ka pa? Akala ko ba hiwalay na kayo?
Hindi pa kami hiwalay. Labo mo namang kausap? Kala ko ba eh, hindi kanina kinakausap na isang buwan? Basta tay, huwag mo na akong kausapin. Natitense na nga ako eh. Eh di huwag ka nang pumunta. Namumutla ka na nga eh. Ay, hindi pwede tay. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun na lang yun. Wala man lang kami matinong usap. Ano yun? Dapat ba ina-assume ko na lang na hiwalay na kami? Eh sino ba kasing may kasalanan ha? Eh di ba ikaw rin? Kasi 3 kilong gunggong ka. Tay, ano ba? Huwag nga yung... Hindi na kayo nakatulong eh. Eh ano pa bang ginagawa mo ha? At paikot-ikot ka pa dyan. Necktie tay. Kailangan ko ng necktie. Huwag ka na mag-necktie. Baka gamitin lang pang sakal sa'yo yun. Ayos na yung suit mo. Manunugod ka na nga eh. Iisipin mo pa yung forma mo. Lumakad ka na. Balitaan mo na lang ako kung ano resulta ng pagpunta mo. Pero kung akong tatanungin mo, bukas ka na lang pumunta sa bahay nila. Huwag ngayon. Espesyal yung araw na to para sa pamilya nila. Panira ka lang. Sa tatay mo eh. Kanina pa ako nakaupo dito sa lamesa. Hindi ako pinapansin ng mga pinsan ni Nina. Asan na ba si Nina? Yung bride at groom wala pa. Masyadi ata maaga yung punta ko ah. Uwi na lang kaya ako. Tama. Hindi bukas na lang ako pupunta sa bahay niya. Daria? Tita Ses, kumusta po? Bakit nandito ka? Alam ko invited ka. Nung kayo pa ng anak ko. Pero dahil break na kayo, parang invalid na ata dapat yung invitation namin sa'yo. Tita Ses, totoo po niyan, nagpunta po ako dito para makausap si Nina. Tungkol saan? Eh tita, bigla na lang po kasi niya akong binlock eh. Yung number ko, yung mga online account ko, as in, totally wala na. Hindi ko na po siya makontakt. Nasabi nga niya sa akin yan. Eh tita, hindi naman po atang pwedeng ganun. Bakit naman po niya ako iiwan sa ere, diba? Wala man lang pasabi, wala man lang matinong usap. Tita, ayoko na lang pong dumaldal sa inyo, pero sana po harapin ako ng anak ninyo. Well, iho, Daryl, I'm really sorry about Nina, about your relationship with her. Pero magpapaka-honest na ako sa'yo, anak, ha? Bakit po, tita? Ako ang nagpayo sa anak ko na iwasan ka na. Po? Bakit po? After what you did, of course. Ano pong... Oh, come on. You know what you did. Lumabas ka kasama ng mga kaibigan mo. Tapos ikaw daw ang unang nag-block sa kanya. And then may isa pa eh. Wait, let me think. Ano ulit yun? Yung stayed out, partied all night long with your friends and with your ex. Oh, tita naman, yung ex ko, alam ni Nina na wala lang yun. Tropa ko na lang yun eh. Well, nak, ayoko na ng too much information. Madami na ako iniisip sa negosyo, dadagdag pa kayong dalawa ni Nina. Point is, iho, ayokong ginawa mo. Iyak ng iyak yung anak ko. Wala mo lang. Tahimik lang yung si Nina about her personal life. Pero that night, that day, first time niyang mag-open up sa akin. Sinabi niya lahat ng mga ginawa at ginagawa mo sa relationship niyo. Ginawa at ginagawa? Teka, tita, Ano bang mga sinabi niya, tita? Hindi ko nagustuhan ang mga narinig ko, Daryl. Hindi ko nagustuhan ang pagtrato mo sa anak ko. Teka lang, tita. Huwag po muna kayo manghusga. Ano po ba yung mga sinabi ni Nina? Sabihin niyo po muna sa akin, ipapaliwanag ko. Nak naman. Gustuhin ko man makipagtsikahan sa'yo, hindi pwede. Kita mo naman, nasa reception tayo ng kasal ng anak ko. Anytime darating na yung entourage at yung bagong kasal, I suggest umalis ka muna.
Hindi tinataboy kita, Daryl, ah. I still want to give you the benefit of the doubt, but not today, iho. Not today. Pero tita... Daryl, nak, hayaan mo muna kami mag-celebrate, ha? Yung issue niyo ni Nina, makakapag-intay pa yan. God knows what will happen kapag nagkita kayo. Kaya please, anak, uwi ka muna for now. Please, sundin mo muna ako. Hindi lang bilang nanay ni Mina, kundi bilang mas nakakatanda sa'yo. Daryl? Ay, Ate Valerie, good morning po. Kumusta? Sakto lang po. Si Nina po. Pwede ko po ba siya makausap? Si Nina? Actually, nagpunta po ako kahapon sa reception, kaya lang sabi ni Tita punta na lang daw po ako ngayon. Yun ba sabi ni Mama? Daryl, umalis kasi sila eh. Umalis? Sino pong sila? Si Mama, tsaka si Nina. Kasama yung mga tita namin. Saan po nagpunta? Ang alam ko, mamamasyal. Dapat nga kasama ako, kaya lang may sakit kasi si baby eh. Anong oras daw po sila uuwi? Hindi ko alam eh. Baka po pwedeng patanong ngayon. O, tawagan niyo po o kaya text. Pero huwag niyo pong sabihing pinapatanong ko. Nako, Daryl. Sorry ah. Ayoko na mga ganyan-ganyan. Balikan na lang bukas. Ate Val naman eh. Eh, kung gusto mo, balikan na lang mamaya. Eh, hindi ba ako pwede magantay na lang? Sasala na lang ako o kaya dyan na lang sa bakuran nyo. Daryl, alam mong hindi pwede yun. Balikan na lang mamaya o kaya bukas. Sorry talaga, Daryl. Pinag-usapan niyo ba yan, ate? Ha? May GC ba kayo buong pamilya? Pinag-usapan niyo ba ako doon? Ang game plan niyo ba eh, dead man ako at itago sa akin si Nina? Daryl, walang ganun. Eh kasi, pansin ko lahat kayo, pare-parehas ng style sa akin eh. Ate Val, pakasabi naman sa GC nyo na, oo, may issue kami ni Nina, pero sa aming dalawa lang yun. Kami dapat yung nag-uusap at nagdidesisyon tungkol sa relasyon namin. Hindi pwede manghimasok ang ibang tao dun. May mga nagawa akong mali, gets ko yun. Pero ang unfair naman kung hindi ako bibigyan ni Nina ng pagkakataon mag-explain at mag-sorry. Eh, Daryl... Tsaka pakasabi kay Nina, ang gago naman ng ginawa niya. Daryl... Huwag siya ka mong duwag, kausapin niya ka mo ako. Kung makikipag-break siya, sabihin niya sa mukha ko, huwag ka mo siyang immature. Daryl, umuwi ka na. I think nagiging emotional ka na. I understand how you feel, pero wala akong magagawa dahil hindi naman ako involved sa issue. Ayoko rin naman tulungan ka, kasi ikaw na rin nagsabi, problema niyo yan ni Nina. Pero eto lang masasabi ko ah. Kung gusto mo talagang makausap yung kapatid ko, diskartehan mo. At habaan mo ang pasensya mo. Malay mo, machempohan mo siya bago siya bumalik ng Australia. Fine. O ito Ate Val, last na. Kahit ito na lang sabihin mo sa kanya. Kahit ito na lang utang na loob. Ano yun? Pakisabi sa kanya na mahal ko siya. Pakisabi willing akong ayusin yung relasyon namin. Basta kausapin niya lang ako. Ako lang. Hindi ang ibang tao. Kasi Ate Val, maayos pa naman namin yung problema namin eh. Madali lang yun. Kaso mas pinipili niyang makinig sa sulsul ng iba kaysa sa akin na dapat mas pinapaniwalaan niya. Popoy at Bea, ayaw na sa akin ang pamilya ni Nina. Malamang sa malamang, nalaman nila ang lahat na nangyari. Baka naikwento na ni Nina hindi lang yung pinag-awayan namin nung anniversary namin, kundi pati lahat ng mga hindi magagandang nagawa ko sa kanya. At talagang natakot ako, Popoy at Bea. Para akong binuhusan ng malamig, tapos mainit na tubig. Nagising ako mula sa pagiging delulu ko. Masyado akong nag-enjoy sa
power na ibinigay sa akin ni Nina. Naging overconfident ako. Nag-feeling pogit lahat-lahat na. Hindi ko namalayan na sinubukan kong maging isang Cheska sa relationship namin ni Nina. When in fact, hindi naman talaga ako ganun. I'm not that strong. I'm not that man enough. Lahat ng yun ay pagpapanggap lang. Popoy at Bea, nakabalik ng Australia si Nina nang hindi man lang kami nakakapag-usap. Pero sobra ako nakukonsensya at hindi mapalagay. Gusto kong ayusin ang lahat eh. Kasi na-realize ko na baka hindi na ako makakilala ng isa pang tulad ni Nina. Kaya iniisip kong pumunta sa Australia para suyuin sana siya. Yun na ang pinaka-ingranding gesture na pwede kong gawin. Una sa lahat, magastos. Uutang ako kay tatay para lang makaalis ng bansa. Pero feeling ko, pag nakita ni Nina yung effort ko, ay magagawa niya pa akong balikan. At least doon, wala ang pamilya niya para kumontra sa aming dalawa. Ano sa tingin niyo, Popoy at Bea? Tama naman ang gagawin ko, hindi ba? Pangako, aayusin ko na talaga ang sarili ko. Kasi naniniwala akong kapag tuluyang nawala sa akin si Nina, ay mahabang buhay na akong maging single. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sa ngayon, ay inaasikaso ko pa yung pagpunta ko ng Australia. Hopefully, hindi pa huli ang lahat by the time na makalipad nga ako papunta sa kanya. Please wish me luck, Popoy at Bea. Because I need all the luck I need to get. Or I need all the luck to get Nina back. Maraming salamat pala sa chance na ibinigay nyo para makapag-share ako dito sa Dear MOR. Excited na rin ako na mabasa ang mga comments ng mga kamorkada. Don't worry guys, ready ako sa mga sasabihin ninyo. Again, thank you and God bless. Lubos na gumagalang Daryl. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Delulu. Pamilya, oras na natin. It's 3 minutes before 3 p.m. At yan na nga po ano, ang pagtatapos ng kwentong ito ni Daryl. Pero parang sa kanya, ayaw pa niyang matapos ng ganun-ganun lang ang kanyang kwento. Naging overly confident itong si Daryl dahil siya po ay hindi naman pansinin, hindi naman kagwapuan, hindi rin naman kapangitan noon. Pero alam mo yun, naging manipulative sa kanyang relationship pero sumobra na. Diba? Nawalan na ng respeto. Diba? Yan sana yung wag mangyayari. Yan yung wag mangyayari. Lalo na doon sa Bea, karaniwang, ano yan eh, no? Karaniwang ginagawa ng mga dating nabully. Diba? Ganun yan eh. Mga dating nabully at kapag ka nabigyan sila ng pagkakataon na mambully, sila yung mas malalala pa doon sa gumawa sa kanila nito. Diba? Ganyan yung epekto. Yan yung epekto. Kaya diba, kindness goes a long way. Oh, kapag hindi kind sa iyo yung isang tao, huwag ka na masyadong magpa-apekto doon sa taong iyon. 'Di ba? Dahil wala eh. Magiging ano pa? Parang sasama pa yung image mo na maayos naman na sa totoo lang. Oo, at saka alam mo po, ito yung ano ito yung tinatawag nila. Meron akong nabasa kanina na comment diyan na
Ito yung nag-umpisa kang matino, pero dahil you were treated bad by this karelasyon mo, no naghiwalay kayo, yung trauma na nakuha mo dun sa karelasyon mo, parang nadala mo dun sa bago mong karelasyon. Parang ganun yung sinasabi nilang ano, pwedeng nangyari dito kay Daryl. Pero you know what? I think it's a case-to-case basis. Etong ginawa ni Daryl, I think it's just a sign of, una sa lahat, immaturity. Pangalawa, insecurity. Yes. Pangatlo, ito yung parang, aminin mo, Popoy, may mga lalaki na, alam mong lalaki, tunay na lalaki, pero meron mga lalaki na nag-feeling dominante na pogi, ganyan, pero ang totoo, you're a weakling. Itigas ang balikat niya. You can't really handle a relationship. Nag-feeling ka lang na parang kala mo ikaw ang ang tawag dito, mas angat dun sa partner mo, nagpapanggap ka when in fact you're not really mature. You're just pretending to be a better person kunwari dun sa ano mo or a higher or yung mas malakas yung personality kesa dun sa relasyon mo when in fact hindi naman talaga. It's just for sure. Hindi lang 'yan. At hindi lang yan ngayon, kahit noon pa sa mga relationships noon, dahil merong isang lumang awitin na, oh yes, I'm the great pretender, diba? Ganun yan eh. Meron talaga, alam nyo, ang hirap talaga na makipagrelasyon sa isang pretentious na tao. 'Di ba yung hindi totoo? Kaya ako medyo duda ako ha. I'm sorry Daryl, doon sa sinasabi mo tutulak ka papuntang Australia para manuyo, para manligaw ulit sa isang Nina. Okay, na binigay naman sa iyo lahat ng pag-aasikaso, pagmamahal. I don't think she'll fall for you again. Why? Kasi yung ipinakilala mo naman sa kanya, hindi naman talaga ikaw 'yun. Diba? And I don't think you're going to be enough for her sa pagbabalik mo kahit magpakaayos ka. Diba? Mm-hmm. O kahit ibalik mo yung dating ikaw dahil wala na eh. Medyo nakahulma na rin eh. Diba? Nakahulma. Buti sana kung kaibigan ka lang dati o nanligaw. Hindi. Nakarelasyon ka niya. Meron kayong matagal na ano. So I don't think suntok sa buwan talaga yung gagawin mo na pagpunta sa Australia. Diba? Yeah. Kaya yan yung sinasabi ko, lagi ko rin pinapaalala yan sa mga bata ngayon. Hindi uubra yung lagi, ano yan, pakul ka lang, pakul ka, pero walang laman yung tok-tok mo. Diba? Hindi ka marunong rumispeto, hindi ka marunong bigay galang sa mga nakatatanda sa'yo. Diba? Sa mga bata, yung parang cool ako eh, cool ako. Pero wala, kulang. O cool ka nga, kulang. O kulang. At lalo mo lang itinagsisig. Yes, lalo mo lang pinagsisigawan sa lahat na merong kang insecurity sa pagpapakita mo na kaya ko yan, I'm in control, 'di ba? Na to the point na meron ka nang inaapakang ibang tao and sadly, yun nga yung karelasyon mo. 'Di ba? Hindi magandang ano yan. A relationship is a two-way street. Okay? Mm-mm. Hindi pa pwedeng lahat ay paayon sa'yo. Hindi rin naman pwedeng lahat ay palayo sa'yo. Nakita mo yan, Daryl. Diba? Nakita mo yan doon sa relationship nyo ni Cheska before. Diba? Na it's a one-way street. Your relationship was a one-way street. Lahat pabor papunta sa kanya. Diba? At ikaw, hindi ka pwedeng sumalungat. Hindi ka pwedeng sumalubong. Diba? Ang ginawa mo, you took the place of Cheska and then si Nina, yung ginawa mong ikaw noon para magpaka-dominante. Diba? What are you trying to prove? Diba? It's a relationship. It's not a dictatorship. Kasi yung ano, yung relasyon na ano ako talaga naniniwala, it's a dictatorship. I don't know, meron yata mga tao, Bea, na gusto yung kahit na nagmumukhang kawawa na sila, they find joy, they find the excitement na sila ay dinodomina. Yung mga fetish nila, ano, ganun ba yun? Yes, o fetish yan. Ayan, yung unreal, yung pagiging submissive nila. Diba? Uh-huh. Yung nagpapa, ano talaga. Pero, I mean, tao tayo. Of course, we have, meron tayo mga egos. Meron tayo, ano, one way or another,
meron tayong mga bad days, di ba? Na hindi naman pwedeng lahat na lang ng pangdodomina ay gagawin mo. Plus, kahit na-enjoy nila, pero kapag ka nawala na kasi yung respeto, okay? Nawala yung respeto sa isang tao, parang you don't really deserve to be with that kind of person. Yeah, definitely. And alam mo, I don't know about the girls. Maybe definitely. I'm sure may mga ganyang ugali ng katulad ng kay Daryl sa mga babae. Pero ako personally, Popoy, nabibilang naman sa kamay. Pero siguro mga tatlong tao na ang kilala kong may ganyang personality katulad ni Daryl. Yung nagpapanggap na akala mo siya yung boss when in reality hindi naman sa siya yung under, pero hindi siya, definitely hindi siya boss. Alam mo yon, definitely sumusunod siya dun sa partner niya, and definitely parang hindi siya yung palaging may final say and all that. I don't know, mayroong term na ginamit dito, machismo, something like that. Male machismo. Oo. And unfortunately, marami talagang mga lalaki yung mga ganyan, yung mga immature lalo na they feel like it will make them a better person or it will make them really manly and attractive kapag ka napagmamalaki nila na, hey, I can control my woman, I can dictate everything, at ako talaga ang sinusunod niya. Like napakalambot ng babaeng to sa akin na kahit anong gawin ko, mapapalagpas niya because she is under me. Parang ganon. Nakakaloka talaga. Nakakalokang makakita ng ganyang lalaki. Tapos alam ko yung totoo na, press release mo lang niya. Parang hindi naman yes, ganyan. Alam mo, yung mga lalaking ganyan, Bea, no, sa mga nakakausap ko, ayan, sa mga nakakausap ko, mahalata mo talaga kung sino yung hindi insecure sa kapwa lalaki at kung sino nga yung gumagawa-gawa lang ng kwento. Diba? Lalo na kung sila yung insert ng what's happening sa kanilang buhay, diba? Oo, as against doon sa alam mo talaga na ito ginagawa niya pero tahimik lang siya. 'Di ba? O kaya kapag kabiniro, sige makikipagbiroan pero let's not go into the details pa, no, kung ano yung nangyari. Ganun yung mga tunay na lalaki. But of course, meron kasi mga pangyayari talaga at isang marka ng mga tunay na lalaki, yun yung no, huwag ka masyadong lalo ka mahalata nagsisinungaling sa mga kwentuhan kapag ka oozing with testosterone yung mga kwento mo, masyado kang lalaking lalaki at kaya mong lahat, kumbaga parang sa lahat ng mga na ano ko pare, lahat sila timbong ako ang biga lalo mong nararamdaman na okay sige barbero to. Upo ako, pagupit. Tsaka yung ipagmamalaki na marami silang babae. Kasi ang tunay na babaero po, syempre ayaw niya mahuli. Hindi niya isisiwalat sa lahat na, hey, meron akong side chick ng ito, meron akong chick ng ito, ganyan-ganyan, eme-eme. Alam mo yung mga ano lang talaga, tahimik lang talagang kumikilos or something like that. At saka alam nyo mga guys, eto ha, I'm telling you, sa aming mga babae, hindi nakakapogi yung mga ganyang ugali, yung nagpapamacho, yung halata mo nagpapamacho. No, nakakadiri po sa amin yan. Honestly, mas na-attract kami dun sa lalaking kayang-kayang biruin na Zooms, go under ka sa misis mo, ganyan-ganyan. Alam mo naman tayo. Syempre, love natin yung mga misis natin. Alam mo, yun yung mas gusto hindi, namin, yun yung mas correct. Pet namin. Alam mo, hindi lang yan yung mga biro. Yung hindi sila nahihiya talaga na i-express how much they love and respect their partners. Their woman. Diba? Yeah. At minsan yung iba nga, para sa mga single naman, di ba, bibiruin minsan na, sorry ha, nothing against the LGBTQIA+ community. Di ba, minsan magbibiro na, bakla ka yata eh. Di ba, may mga ganong biruan sa mga single. Mm-hmm. Tapos yung iba may irita na, hindi ha, biglang mag-flex na ng muscle yan. Biglang tinitigas yung balit. Tol, hindi! Gusto mo, suntuan tayo, tol! Lalo pang ano. Ako, kapag ka ganyan, minsan babae pa nga ang ihirit sa'yo yan. Bading ganyan. Oh yes, sige. Oo, bahala ka mag-isip kung ano. Diba? Parang ganun na lang.
yung iba pang, yung ang tunay na lalaki din po, sasakyan yung biro kasi they're confident in their ano sexuality. Yung tipong pag kumari sinabihan, bakla ka, gano'n. Sasabihin pa nila, feeling ko nga, fa-fa, tayo na lang. Alam mo yung mga ganong biroan? Yun pa actually, nakakatawa. Nagbibiroan. Yes. Diba? Mm-hmm. Diba, ganun. Ayan. Pero, sige, payuhan mo na nga, Bea, itong si Daryl. Because na kanina to, nasabi ko na, I don't think it's a good idea pa para sa akin, ano, na sumunod ka pa ron. It's worth the try. Diba? Pero, wala eh. Hindi rin naman kasi ikaw, yung, inuulit ko lang, ano, hindi rin naman kasi yung totoong ikaw, yung ipinakilala mo kay Nina noon, na nagustuhan niya. So, kung pupunta ka ron, don't expect too much. Diba? Just don't expect too much na magkakabalikan pa kayo kasi ibang tao talaga yung pinresenta mo sa kanya eh. Diba? Hindi iyan yun. Alam mo, feeling ko si Nina nga yung okay lang, sige, na maging mas dominante yung partner niya. Pero, wag naman akong i-disrespect. Wag mo naman akong babastusin. Diba? Okay, may mga babae talagang ganyan, ano? May mga lalaki rin na very submissive but not to the point na mawawala na yung respeto mo sa akin as your partner. Diba? Alam mo, parang, ewan ko lang, paano mo ngayon papakilan? Magsimula ka ulit sa zero. Oo, alam mo, totoo yun. Unahin ko muna pagdating dyan sa sinabi mo na may mga babae na gusto mga dominante ang mga lalaki. Sa true, ako personally, gusto ko talaga yung nagli-lead na lalaki. Gusto ko talaga yung dinodominante. You dominate me. Ano, you claim me. Ganyan. Kasi alam mo yung, during the time na I'm working, syempre minsan yung mga babae talagang nagiging boss lady yan, di ba? Kapag ka nagtatrabaho. Pero pagkasama na namin yung partner namin, gusto namin, ano, relax lang kami. Diba? You go. Asan tayo? Ikaw na mag-iing. Saan tayo kakain? Dalhin mo ko ron. Saan na tayo pupunta? Dalhin mo na ko ron. Ano yun? Masyado masakit yung ulo ko. Or you help me in the decision making. Gusto namin yung mga ganong klase ng dominanteng lalaki. Hindi yung dominanteng yung tipong nananapak o kaya di naman kaya dominante in a way na mamaliiting kami. Hindi po ganon. Mm-hmm. Okay? Linawin natin yan. Ngayon, Daryl, etong payo ko sa'yo. Una sa lahat, manahimik ka. Hindi. Ang ibig ko sabihin, well, sige Daryl, gumora ka sa Australia. Paggastusan mo etong si Nina, pero gusto kong pumunta ka ng Australia para harap-harapang sabihin sa'yo ni Nina na hindi ka na niya tatanggapin. And I'm telling you, Daryl, hindi ka na tatanggapin ni Nina. Pero sige, pumunta ka para maubusan ka ng pera at maranasan mo naman mag-effort para doon kay Nina. Para matapos lang siguro, no? Para matapos. Anyway, hindi. Charot. Pero eto totoo, Daryl, no? Tanungin mo muna ang sarili mo, pupunta ka ba talaga doon because you really love Nina? Or nakaka-bother kasi yung isang sinabi mo na kapag nawala sa akin si Nina, Diyos may, hindi na ako magkakaroon ng ibang jowa and whatnot. Kasi pansinin mo, Popoy, nagka-jowa siya hindi dahil sa sarili niyang kusa, kundi dahil babae rin yung nanguna. Gets mo ba? Babae nakapansin yung sa kanya, yes. Move. 'Di ba? Tinake advantage lang niya kasi uy, eto na, pagkakataon ko na 'to, sige, sundoban ko na. So, kung ang iniisip mo lang is pag nawala si Nina, hindi ka na makakahanap ng iba because you cannot, you're not capable of, you know, finding your own woman at your own initiative. Well, wag na. Okay, utang na loob kasi baloktot yung dahilan na ginagamit mo. Pero kung yung dahilan mo is talagang, oh my God, nagsisisi na talaga ako, mahal na mahal ko si Lina, I can't live without her. Sige, you can try. You can try ha, pero gaya ni Popoy, we're not gonna give you an assurance na it's going to be successful. Pero you have all the liberty to try all you want, pero we're telling you, your chances are low. Pero una sa lahat, ayusin mo muna yung dahilan mo ng pagpunta doon. Dahil lang ba sa natatakot kang mawala ng love life? O dahil mahal mo talaga si Nina? So, sagutin mo muna yon Daryl, at saka ka, alam mo yon gumawa ng desisyon. Kasi, hindi biro pumunta ng Australia. Una sa lahat, umutang ka lang ng pera, ha, Daryl, ha? Umutang ka lang ng pera. Sa tatay mo. Utang. Hindi mo sariling pera yan. Kaya, alam mo yon siguraduhin mo na buo talaga ang loob mo na bawiin si Nina dahil mahal mo at hindi lang sa dahil natatakot ka lang mawalan ng girlfriend. Regardless kung si Nina mayan or kung sino mang babae yan. Nagigets mo ba, Daryl? Yeah. Pero ganito lang din talaga yan, Daryl. Ano? At para sa mga katulad ni Daryl na sabihin ng naging feeling ninyo ay nawalan kayo ng respeto sa inyong pagiging masyadong dominante sa relationship
this one thing, I will leave you, no? You learn to respect your women. Diba? And when I say your women, yung kapatid mong babae, yung nanay mo. Ayan, yan yung mga una mong isipin. At, diba, kung papaano mo sila itrato, yung mga kasama mong babae na malalapit sa'yo, yan din, para sa mga kababaihan, dun nyo tignan. Yung mga jojowain ninyo. Bastos ba yan sa nanay niya? Diba? Bastos ba yan sa kapatid niyang babae? Dahil... Manyak ba yan sa ibang babae? Oo. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, bastos na karelasyon yan. Kung wala siyang pakialam sa mga babaeng malalapit sa kanya. Diba? Oh, kaya sa mga kalalakihan, you learn how to respect your women. Diba? And learn how to take care of your children. Diba? Ganun yun. And that's the time na masasabi mo na you'll be responsible enough, diba? To be the man. Yung sinasabi kanina ni Darryl, because I want to be the man. Yun ang totoong the man. The diba? Man. That one who takes care of her woman. Ayan. Yes. At, diba? Takes good care of his kids. Diba? Ganun yun eh. Who takes good care of his woman pala. His woman. Takes care and protects and respect kahit kaharap man niya o hindi. At yun ang pinaka-importante, lalo na pag hindi niya kaharap, pag wala yung partner niyang babae, ganun pa rin ba? Nire-respeto pa rin ba niya? Yun yung pinaka-importante. Kaya sa mga kalalakihan dyan, sana natuto kayo, no? Natuto kayo dito kay Darryl. Kasi I'm pretty sure meron dyan, marami dyan mga feeling pogi pa din, feeling, you know, dominanteng wala sa lugar. Kaya please, matuto kayo. Kasi by the end of the day, kung ipagpapatuloy niyo yung mga ganyang ugali niyo, you're going to end up alone or you're going to end up in a very bad relationship to the point na you're not really happy and contented. Bad relationship and you will never be happy. Bea, no yung pinatatakutan ni Darryl. No relationship. No yung relationship. Nakakatakot. Oh, walang gustong pumasok. Oh, basta ang tunay na gwapo, tunay na pogi. Yung katulad ko. Simple lang. Pati sa pag-iibang, simple lang. Dinadaan sa pabiro. Pero totoo naman. At totoo ba? Hindi kasi sa amin... Totoong biro. Totoong biro. Biro talaga. Totoong biro lang. Hindi namin sineseryoso po eh. We wanted to seryoso but we really can't find the basis to make it seryoso. So everything is just really biro. At dyan kita mahal na mahal talaga partner. Sa suporta mong yan eh. Ayan, mamimiss kita dyan eh. Ayan, pero ito talaga, naku, ang ating mga dramatista na gumanap sa ating kwento for today. Satcho, pasalamatan natin. Ito na, Darryl, napaka-pogi, Dan Capuchon, iba ka. Cheska, Cindy Basena, isa ka pa. Nina, Jamie Rubio, maraming maraming salamat. At yung tatay natin kanina, Pops Eric, opo, yung gasgas, no? Mahal yan. Andre, Jag Kamat, Monty, Joko, loko tayo dyan. Si Ate Val, ako po yan. At si yung lalaki ni Cheska, si Makoy Marcos yan. At yung napakayamang nanay kanina, no? Si Tita Ce, si Jackie G po yan. At ako po, opo, ang sumulat ng story for today. Oo, no, Darryl, iba ka. Oh, nag-edit Joko Loco. Ayan, maraming maraming salamat, guys. Darryl, thank you. Kung ganda pa naman ni Nina. Talaga? Sino, ano, sinong bet mo? Si Nina, si... Actually, Chester. Parehas namang, nakita ko kasi yung picture niya. Well, of course, confidential po yan, ano. Si Nina and Cheska, they are equally... Ano naman, Darryl, di ko nung ganun ka. Doon tayo kay Nina po, kasi doon tayo kay Nina. Yung Cheska, pero ugali, doon tayo kay Nina. sige. Hindi naman ako judgmental, pero ayan, basta maraming maraming salamat sa ating mga magagaling na mga dramatista through the years. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan, and of course, I would like to thank muna, no? Dahil, alam nyo, meron lang isang maikling kwento. Oo, na meron palang isang batang nangarap noong 2005. Oo, na alam mo na, magkaroon ng karera sa radyo, nabigyan ng pagkakataon sa pamagitan ng mga pasasalamatan natin ngayon. Sina Sir Eli Capuyan, sina Ray Sopranes, Sir Mars Ocampo. Ayan, syempre, yung mga kasamahan din itong bata noong 2005.
na sumubok mag-radyo. Ayan, sina Martin D. Ayan, sina Laila, China Heart, Tony, si Billy, Jack Melo, Rick Ryder, Don Henry, at marami pang iba na nakasama ng mga mas bata-bata. Isa nga ron si Bea, ayan, si sina Rocky, sina Chacha, Ronald Duck, ayan, sa mga nakasama sa trabaho nitong Isang Nangarap noong 2005. At syempre, ultimately, nakasama rin, ayan, si Baby Girl Jasmine. Maraming salamat po. Ayan, sa 18 long and fruitful years, okay, ng pagsasama bilang magkakapamilya. Okay, at yun. Maraming salamat po mula sa... Dahil sa pagtupad ng pangarap ng isang bata ng taong 2005 na, na tinawag noon na DJ Idol number 1, ayan, sa first ever DJ hunt, ay salamat sa lahat ng mga nakatulong, nakasama mula sa radyo, wala sa radyo, nandito online. Wala akong masasabi. Iba't ibang programang inupuan, Bea. Nakasama rin kita noon. The Gigilicious True. Day. Iba't ibang sakit ng ulo. Yeah, iba-ibang sakit ng ulo. Unang partner ko, si Rick Ryder. Yan, yung mga ganyan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. And of course, doon sa pagtitiwala at sa pagkakaibigan at sa pagtuturingan bilang mga tunay na magkakapamilya. Maraming thank you. Dear MOR, every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, ikaw ang nasa isip ko, dahil more at ikaw ang aking paborito. For life with you, I'm feeling I ain't be alone. My only radio for life. Ikaw ang best friend that I've ever known. Magbago man ang ikot na mundo, ikaw lang ang gusto ko. You are my only radio for life. Ayun, maraming salamat po. Sa bawat hello ay merong goodbye na sinasabi. Basta ang laging paalaala mula sa inyong lingkod ay maraming salamat. MOR family, Sir Roxy Likigan sa ating HR kaya Miss Icy. And of course, doon sa nagbigay ulit ng pagkakataon sa online streaming, Sir Eric Galang, China Pops. And of course, sa mga nakasama natin dito, Mark Marcos, sa ating masipag na at makulit na producer. Thank you so very much, brother. Dan Capuchon, sa ating mga dramatista, tagal na makasama. Of course, sa aking partner na maganda, salamat po. Hindi lang maganda, matalino pa, masipag pa, Bea. Si Kuya yung Chico nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat. Oh, Chico, now it's my turn. Ayun. Sa lahat po, maraming salamat mga kapamilya. At huwag po kayong mag-alala. Sana. Ha? Sana yung mga bili natin. Sana yung mga biro. Biroan natin. Ipagpatuloy lang yung bilin ko lagi. Diba? Stay safe, stay healthy. Hindi lang naman po yan nung nagkaroon ng pandemic eh. You really have to stay safe, stay healthy para ikaw ay laging happy. Diba? Yun naman po yun. Kaya, ano ba?
Hindi kayo ready, ako rin di ready. Kaya maraming salamat sa mga YouTube friends natin, sa mga Facebook friends natin. Thank you. That's all I can say. Thank you. Thank you so very much, mga kapamilya. Now, sasamahan mo ako dito, Bea. Oo, once again. Sige, maybe for the last time. This has been... Last time ko na po sasabihin ito, sama mo ako, Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guwapopoy. Dali, lagyan natin ng mas magandang feeling. Hindi ko papayag, Bea. Basta po mula sa aking pamilya, sa mga anak ko. Maraming salamat, dear MOR. Maraming salamat, ABS-CBN, mga kapamilya. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my guwapopoy. At ako naman po, Gorgeous B. Bea Bells. Maraming salamat, mga kamarkada. Thank you, dear MOR. Bye-bye.